So, hello mga Karelos. Welcome back again to my channel. So, ngayon ang gagawin natin guys, ipapakita ko sa inyo kung paano sineservisan yung mga automatic na relos. Meron tayo ditong isang Seiko Scuba Divers. Ayan. Seiko Scuba Divers guys. So, ang sira nito guys is nagli-late, namamatay. So, manood lang kayo guys kung paano sineservisan ng isang Seiko Scuba Divers automatic. So, simulan na natin guys. So, yun guys. So, bubuksan na natin yung ating automatic.
yan guys. So, kung napapansin nyo dito guys, ito yung mga spare parts natin. Yung mga binaklas sa makina na Seiko Scuba Diver Automatic. So, ang model nito ay 7S26 guys. So, ang paglilinis guys, meron tayong apat na procedure guys. Ang una guys, ibababad natin siya dito sa chemical, yung tinatawag namin na suka. Pero chemical to, cleanser ni para sa cleanser to para sa mga spare parts ng relos guys. So, kailangan kung magbababad ka nito, sa kung magbababad ka dito guys, mga 5 minutes lang kasi pag nasubrahan, masusunog yung pinaka metal o yung pinaka bridge o lahat ng pyesa ng relos. So ang minimum nito guys, 5 minutes lang ang pagbababa dito para hindi siya masunog o hindi siya mangitim. So ang susunod guys, pagkatapos nyan is yung tubig para malinis yung chemical. So pagka galing dito, ni-brush yung mga spare parts, ililipat natin ng tubig. And then gagamit tayo ng fluid. Yung fluid, yan. Ayan yung purse ng fluid. So ang susunod nyan guys is fluid uli. Ito, dito. Para mas malinis yung ating mga spare parts ng relos. Para walang matirang dumi o yung mga natuyo na mantika o yung mga natuyo na langis doon sa kanilang mga jewel. So sa mga sulok-sulok ng kanilang mga gear. So guys, sisimulan na natin kung paano maglinis ng ating mga spare parts ng relos. O kung paano maglinis ng relos. So ibababad ko muna yung mga spare parts na binaklas natin.